Ito po muli si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Apat na araw tayong walang Di Po Ba. Dalan po ng aming seminar. Kumikirat-kirat yung aking mata. Kababasa ng PowerPoint. Ano po ang tanong? Ito po ay tungkol sa yung kanyang boyfriend ay may kasalanan at ayaw mangumpisal. Ang tanong niya kung pwedeng siya na lang daw ba ang humingi ng tawad. Ano pa? Pwede ka naman humingi ng tawad. Pero, ito po ang palagi ko sinasabi. Ano po? Ang kasalanang hindi pwedeng patawarin ay ang mga kasalanang ayaw nating ihingi ng tawad. So maliit man yan o malaki, yan ay hindi patatawarin kung hindi mo ihihingi ng tawad. Sa madalit sabi, kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, kung ihihingi mo ng tawad, patatawarin ka. Pero, hindi pwedeng iba ang manghingi ng tawad para sa iyo. Hindi pwedeng iba manghingi ng tawad. Pwedeng merong magdasal, pero ang pagpapatawad ay para sa iyo. Especially going to confession. Kaya nga po, pag may nangungumpisal at sasabihin, ang kasalanan po ng aking asawa, huwag yung pakialaman ng asawa ninyo. Ano po? Kasalanan nyo ang inyong ikumpisal. Ang kasalanan po ng aking anak, ay nako. Ano? May mga nanay na ganun, ang kasalanan ng kanilang anak ang kinukumpisal. Ha? Yung kasalanan po ninyo ang inyong ikumpisal, hindi yung anak ninyo. A sacrament, whatever sacrament, is always for the person. Yung bininyagan, yan ang tatanggap. Hindi ka pwede magpabinyag para sa batang yan. Di po ba? Hindi ka pwede magpakumpil para sa ibang tao. Hindi ka pwedeng ordinahan para sa ibang tao. Hindi ka pwedeng magpakasal para doon sa ibang tao. Magsabi kayo. Hindi ka pwedeng i-anoint para sa ibang tao. Hindi ka pwedeng mangumunyon para sa ibang tao. Kaya hindi ka pwedeng mangumpisal para sa ibang tao. Palaging ang sakramento ay isang personal na gawain at biyaya sa isang tao. At minsan ko na sinabi ito, ang sakramento ay para sa mga buhay lamang. Kaya yung mga nagpapakasal, patay yung kalokohan niyan. Ano po? Hindi mo pwedeng yapusin ang sakramento kung ikaw ay patay. So hindi, wala po yan. Ano po? Drama lang yan, drama. Ha? So hindi pwede yung magpapakasal ka sa patay. Ha? Diba? Kaya yung sabi, pwede bang ako na lang humingi ng tawad para sa boyfriend ko? Pwede mo ipagdasal, pero ang kasalanan niya ay siya ang hihingi ng tawad. Siya ang mangungumpisal. Di po ba, no? Naalala ninyong yung merong binata. Ha? Namatay yung boyfriend ng crush niya. At sabi niya doon sa crush niya, alam kong ikaw ay nangungulila sa pagpanaw ng iyong boyfriend. Pwede bang ako na lang ang pumalit? Di ba ganun na? Sabi niya, ako na lang ang boyfriend mo. Sabi ng babae, sige, ikaw na lang humigado sa kabao. You have to remember, every sacrament is for a particular person. You cannot have it. Ha? For others. You cannot do it for others. You can pray, but you cannot receive it for others. So the absolution of your sins will not be what?
be done by other person. Kaya nga ano, sa piyesta na ito ni Santa Monica, ang pagbabago ay palagi kay Agustin. Ang meron lang si Santa Monica ay panalangin. Nawa ang kanyang anak ay magbago. Magbago. So, ganun talaga. So, inuulit ko doon sa nagtatanong, can I do it for my boyfriend? O either your husband, your wife, your children? No. They have to do it for themselves. Muli po si Father Dave sa ating Deep of a Father, that we may become a better person today than yesterday. Ingat po palagi. Ano po? Tumataas po ang COVID. At sabi po sa news, nagdoble ng 150% ang kaso ng ating dengue. Ingat. Ano po? God bless.